Ano pong pangalan nila? Nung una, hindi ko po inaasahan. I am a teacher in a private school in Ilocosor. Teaching is a very challenging profession, as they say. But being a firefighter, I find it more challenging and exciting. Bilang isang lady firefighter, masasabi kong mahirap dahil risky. Pero dahil may tiwala ako sa mga kasamahan ko, at may pagkakaisa at pagtutulungan, na-overcome po namin yung mga challenges sa aming trabaho. Lakas lang ng loob at determinasyon para makamit ang hinahangad. Maging matatag, mapagkumbaba, at may takot sa Diyos upang hindi malihis ang landas. Hindi naman talaga firefighter talaga yung pangarap ko. Pero yung passion kasi na makatulong sa iba, yun siguro yung nagtulak para maging firefighter ako. Actually, bilang babae, para sa akin kasi hindi hindrance yung pagiging babae dun sa pinasok kong trabaho, profession. Although, syempre, ang babae kasi inferior yung agility niya kumpara sa mga lalaki. So yun, medyo mahirap siya. Tsaka yung mga risk, syempre yung pag pumasok ka sa sunog, yung isa, number one na challenge sa amin yun. Inequality. Pagdating sa, sa trabaho ko, actually, wala naman. Although kasi alam na ng tao eh, aware na tayo dun sa gender equality na yan. Ano naman, although nasa-shock yung madami na, uy, babae ka, uy, bumbero ka, ganun sabi nila. Pumapasok ka ba sa sunog? Bumubomba ka ba? Yun yung mga karaniwan na questions ng marami. Although sabi, kaya mo ba yan talaga? Hindi ka ba natatakot? So yun yung actually hindi na rin naman ako natatakot kasi yung training din. Although hindi ko naman sila ini-encourage talaga kasi mahirap yung trabaho ng firefighter. Pero gusto ko lang i-ano nila sa sarili nila kung passion ba naman talaga nila yung pumatay ng sunog, makatulong sa mga kababayan nila na nasunugan. Yun na lang, kung mararamdaman nila sa sarili nila na para talaga sila sa trabaho. Go! Po, hindi talaga kasi parang mas gusto ko pa as a nurse, mas gusto ko pa sa hospital magtrabaho. Pero yung opportunity po nandiyan na, so nag-apply na rin po ako. Siguro po nung una mahirap kasi hindi mo alam kung ano talaga yung training nyo. Pero nung nag-training na, matututo ka na rin kasi may mga seminar din, may mga class kayo para alam nyo yung nangyayari sa mismong fire scene tsaka sa ibang use ng Bureau of Fire Protection. Yung nag-respond kami sa sunog kasi kami yung unang first to respond. Syempre babae ka, yung parang ang init, sobrang init talaga, pero dun ma-appreciate yung training mo kasi matututo ka talaga. Siguro po ngayon po same na yung may equality na kasi same opportunity given to men and women. Tapos sa trabaho, siguro nung una po kasi sabi babae ka, syempre iba pa rin yung lakas ng lalaki. Pero as a lady firefighter, ipapakita mo lang yung disiplina at saka ipakita mo na kaya mo rin yung ginagawa nila.